Naghahanap ka ba kung saan ang daan sa iyong lugar na pupuntahan? Hinahanap mo ba ang shortcut o kaya'y safe na daan? Subscribe na sa channel na ito. Magandang araw na naman! Sa videong ito, ipapakita natin ang daan mula Municipality of Capatagan hanggang SND o ng Sultan Naga de Mapuro. Marami kasing nagtatanong sa atin kung simentado na ba o hindi. Oo, simentado na. Ni wala nga akong nakitang hindi simentado mula Capatagan to SND. Meron lang mga minor repair ng DPWH at ng mga private contractor. Simentado lahat sa effort at initiative ng mga opisyal ng 2nd District ng probinsya ng Lanao del Norte at implementasyon ng DPWH. Pinaprioridad nila ang road concreting, lalong-lalo na sa mga national highways at road access to municipalities. Kaya kung makikita nyo, halos lahat talaga sa municipalities ng probinsyang ito, simentado. Sa mga barangay access road, sana ganito din. Sa taas ng 35 km, ang travel time mula Capatagan to SND ay halos kalahating oras lang, depende sa speed niyo. Nag-average lang kasi ako ng 60 km per hour kahit ito ang content ko. Siyempre, yun naman talaga ang nasa batas trapiko. Pardon me, why don't you come over here? I need to ask you something quickly, my dear. Why do you always settle for something less? May ibang daan ha, patungong SND itong dinaanan natin pag nagsimula ka sa mga lugar ng Northern Mindanao. Pero kung galing ka ng Zamboanga Peninsula, doon ka dadaan sa ibang highway, ang shortcut na daan, o kung galing ka sa southern part ng Bukidnon, Marawi, Cotabato, Jensen, o sa mga lugar ng Davao Region, Central Mindanao, Soccsaryen, at ibang lugar ng Barm Region, doon ka dadaan sa tinaguri ang Friendship Route. Shout out po sa mga taga-subaybay ko ng channel nito. Maraming salamat sa suporta. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, kahit alam kong nag-click at tumingin kayo sa videong ito o kaya'y nakikinig lang sa mga pinagsasabi ko, subscribe naman kayo. May mga matutunan din kayo sa channel nito maliban sa mga road views. Motorcycle at payong-payong pala ang mga means of transportation dito sa daang ito. Di pa kasi ito daanan ng bus. Wala din akong nakitang jeepney na dumadaan.
Kung nakikita niyo sa ating mga video, marami talagang nakasalubong natin, lalong-lalo na sa mga nakamotorsiklo na hindi safety bumabiyahe. Tandaan natin na kahit isang kilometro pa yan na biyahe, magsuot pa rin ng helmet o susunod sa mga safety rules ng kalsada. Dahil hindi natin alam ang susunod na mga hindi inaasahang pagkakataon o sitwasyon, mga pangyayari. Mas mabuti yung safe ang katawan mo kaysa hindi. Alam kong alam natin yan sa posibleng consequence, yung mga hindi pagsunod ng road safety rules. Alam natin pero ginagawa pa rin. Siguro dahil na rin sa iba't ibang rason. Halimbawa, may emergency, nagmamadali o nakalimutan. Pero sana, minsan lang. Ito kasing medyo kampante tayo dahil nga malapit lang ang puntahan o hindi masyadong na-traffic. For example, sa Danay ito, makikita natin na ang ganda talaga babiyahe kasi walang masyadong sasakyan at ganda ng daan. Sa sobrang kampante, ang bilis makapagmaniho. Ayun, na-aksidente. Kitang-kita ko kanina, muntiro pa naman, sumimplang sa gilid ng kalsada. Mabuti hindi numiritso sa bangin pero nahirapan pa rin kunin. Kaya binuhat ng 50 tonner crane yata yun, hindi ko na nakunan ng picture. King of the road, trailer of sailoring. Maraming dahilan ng aksidente. Pwedeng hayop ang dahilan sa biglang pagtawid. Alcohol or drug-related accident, defect ng sasakyan, pwedeng ikaw mismo kulang sa tulog. Kunting eglap lang, nako! Naalala ko tuloy last April 2016, biyahe ako from CDO pauwi ng Iligan. Late na natulog tapos bumabiyahe ng napakaaga. Napupuyat pero pinipilit bumiyahe kahit madalas nang pumipikit ang mata. Yung talagang gusto na matulog. Nako, pagdating malapit na sa Granic Sport Kiwalan, nakatulog na ako ng ilang segundo. Tapos pagising ko, nasa kabila na pala ako ng kalsada. Mabuti nga yung mga segundong iyon ang layo ng agwat ng mga nakasalubong kong sasakyan. Paano na lang kung marami ang nakasalubong? Ingat at manalangin din sa itaas, sa may kapal. Dahil halimbawa, maingat kang ang bumiyahe, ngunit may mga rider din na basta na lang magmaniho o yung mga aksidente na hindi mo akalain na pati ikaw na damay. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down.
Thank you.